Hello guys, I'm back. Everyone waiting my apology video? For what? Sorry guys, but I'm never do that. I will stand up what I'm say. I never talk back because I'm proud what I have in this family. That's what you be proud. Not you be proud that you having a Pakistani boyfriend like this. Be proud that you have a good work. Be proud that you have a good family. What's this, guys? Yan ang dapat yung pinapagmamalaki dito. Yan ang dapat nilang naririnig sa Pilipinas. Hindi puro umiiyak, binubugbog. Yan ang dapat yung pinagmamalaki. Grabe. Guys, you love me or not? Yeah! Oh, okay. Not like this. Oh. Yeah. Okay. Yun. Good evening po sa lahat. Konting about dito kay Ate Killer. Yan. Yung nag-viral sa TikTok. Lamute. Ito lang yung masasabi ko. Hindi mo masisisi lahat ng OFW, kapwa natin Pinoy na magalit sa'yo. Kasi sa una sa lahat, sana bago ka nagbitaw ng mga salita, iniisip mo muna kung yun ay makakabuti sa'yo at sa kapwa mo mga Pinoy. Yan. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Alam mo naman, social media, mabilis kumalat yan. Ngayon, sana matuto ka na sa ginawa mo. Hindi lahat ng mga binibitawan nating salita mababawi mo na. Siyempre kasi magagalit kami, ako sa'yo, si kapwa mo OFW na parang tinapakan mo kasi sa mga bintaw mong salita. Masasaktan din kami kasi OFW din kami kapares mo. Oo, andun na tayo. Okay, may jowa ka na ibang lahi. Di sana, nanahimik ka na lang din. Gusto mo palang sumikat pero sana ginawa mo sa maayos na paraan. Yun. Kasi hindi natin hawak yung isip ng mga tao. Yan. Hindi mo masasabi kung may matutuwa ba sa'yo, magagalit. Yan. Wala lang, natatawa lang ako sa'yo kasi sabi mo, paninindigan mo na hindi ka magsosorry. Para saan? Bakit ka magsosorry? Sabi mo, di ba? Yan. At saka, huwag mo nang ipagmalaki na ma-employer, may amo ka na mabait. Huwag mo na ipagyabang. Hindi ka pa dapat pasalamat, di ba? Kasi na nakatagpo ka ng amo na ituturing ang pamilya. Sana, inisip mo muna yan, mga sinabi mo, kung makakabuti sa'yo o hindi. Siya kay Ate Hana, na Romes ba kay Ate Killer? Yan. Hindi. Ewan ko lang, baka ikaw yung naging katapat niya, Ate Hana. Yan. Sabagay, tao lang tayo, nagkakamali, pero sana yung mga binitawang mong salita, inisip mo muna kung yun ay makakabuti o hindi. Kung maraming matutuwa sa'yo, hindi. Ngayon, maging aral na sa'yo. Magtanda ka na. Yan. Sana naging kwan sa'yo yung nangyari. Sabi ko kasi, social media, mabilis. Mabilis lahat yan. Mabilis na isang pitik mo lang. Hindi mo na alam kung saan makakarating yung mga pinagsasabi mo. Ngayon, naging viral ka. Sino ngayon na nahihiya, diba? Ikaw din. Yun. Kasi, inisip mo sana OFW ka. Mga kapares mo kami na nangangamuhan dito sa ibang bansa. So, naging masakit lang sa amin yung mga binitawang mong salita kasi parang tinapakan mo kami. Ayan. Nasaktan kami. Oo, it's okay. Kasi,
Sabi na na napatawad ka nila namin, pero hindi mo na mababago yung isip ng tao kung saan nangyari. Kaya sana ayun. Saka, yung sabi nga natin, hindi tayo perfect ng tao. Yan. Pero maging aral na sa'yo yung mga nangyari. Yan. Kaya God bless sa'yo sa susunod lahat ng mga bibitaw mo salita. Kung gusto mo magpaka-famous, ilagay mo sa ayos. Huwag kang managasa ng kapwa mo o FW. Yan lang masasabi ko sa'yo. Kaya Ate Killer, ngayon magtanda ka na. And then, dilipas din yan, makakalimutan ka din nila. Kumbaga, sariwa kasi. Parang ano eh. Parang tawag dito. Para kasing ano, maraming nasaktan sa mga sinabi mo. Yan. Kaya, susunod, isip-isip muna bago tayo magbibitaw ng hindi magagandang salita. And then, yun lang. Kaya, ingat na lang lagi. God bless sa'yo. Yan. Thank you. Sorry din po sa rest in peace kong English. Kaya lang naman po ako nag-English para maintindihan din po nung nag-post na nanglalait ng Pilipina. Sorry po kung wrong grammar yung English ko. At saka kay ate po. Kay ate po na naglalabas ng video ko last year, nung isang taon. Meron po kasi akong mga videos nung isang taon na linalabas niya. Ewan ko kung saan po niya nakalkal yun. Kasi nag-delete din po ako nung last year pa po, nag-delete na po ako. Ate, kung maka-comment ka ng mind on your business, nasasabi din ba yan ng mga Pilipinang walang jowa? Pag nadadamay sila? Ate, hindi po na itatama ang isang pagkakamali sa isa pang pagkakamali. Naamin ko, ate, nagkamali ako doon. Pero yung ginawa niyong paglabas sa YouTube channel niyo, sa Facebook niyo, sobra po yun. Kung sa TikTok po niyo kabanatan. Kasi sa TikTok po yun. Wala po akong pinatay na tao para pagmumurahin niyo po ng ganyan. At ihiling sa Diyos na sana tamaan ako ng kidlat at mamatay na lang. Wala po akong sinampal. Wala po akong sinaktan para sabihin niyo yung pagmumura niyong ganyan. Nag-sorry po ako kung hindi niyo po tanggap yung sorry ko. Diyos na lang pong bahala sa inyo. Sana ate hindi bumalik sa yung mga ginawa mo. Shoutout po sa mga TikTokers. Sorry po ulit sa kung ano man po yung nasabi kong mali. At sa nag-upload po sa Facebook at YouTube. Ate, kung hindi niyo po matanggap yung sorry ko, please po, pakitigil na lang po yung pag-upload ng mga videos. Kasi ate, tao din ako. Nagkakamali. Pwede kong hupain at bawiin yung mga sinabi ko sa TikTok. Pero yung ginawa niyong paglabas sa YouTube at Facebook, hindi niyo na po yan mababawi. Pwede ko pong bawiin yun at hingan ng sorry sa TikTok. Pero sa mundo ng YouTube at Facebook, bakit po ganun? Bakit po nyo kailangan ilabas yun sa YouTube at Facebook? Yun lang po ako nagtatanong.